Hello, isa na naman magandang araw para sa ating lahat mga kaibigan. Mga neighbors, ka-reels, ka-Facebook. Ngayon sa mga nag-uumpisa pa lang dyan, bukas na ba ang inyong profession ng dashboard? Ganun ba katagal? Ano mga followers mo? Ang goal mo ba ay magkaroon ng 1 million followers? Dahil 100 pa lang ang followers mo, ngayon kaya malungkot ka. Ngayon ginagawa mo ay pumasok sa kung saan sa mga group at makipag-follow to follow kasi ang sabi daw, ay tulungan. Engage to engage. Follow mo ko. I-follow kita. Tapos panoorin mo mga videos ko. At panoorin ko rin ang mga videos mo. Sabay heart na reaction at comment para sa engagement. Iyan ang common ang nangyayari sa follow to follow. Yung totoo, nagampanan mo ba ng tamang pinasok? Napalo mo ba lahat ng mga nagpalo sa'yo? Napanood mo ba lahat ng mga videos nila? Nag-react ka na at nag-comment para sa engagement. Kung totoo, pinanood nila ang video mo, nag-react ba sila at nag-comment gaya ng ginawa mo? Ngayon, sasabihin ko yung totoo. Yan ang simpleng strategy ng pandaraya. Alam ni Meta yan. I-try mo magsunod-sunod ng follow ng hanggang 10 o higit pa. Sigurado mag-i-expire session ang account mo. Ano ba ang pinaproblema mo? Yung pangarap mo? Nadaalala ka ba dun sa dashboard mo na yung reach percent at saka yung engagement percent at followers puro pula? Hindi kaya inuubos mo lang ang oras mo na dapat ay sa panahong yan eh pinag-aaralan mo na kung ano-ano ang community standard mo ba? Para naman malaman mo na kung saan ka lulugar. Para malaman mo na kung ano ang mga bawal at hindi tama. Ano-ano ang mga pwede mong gawin para sa paggawa ng content mo. Okay? At the same time, magagamot mo na ng tama, ng organic way, yung problema mo sa dashboard mo. Ganito na lang. Gumawa ka na lang ng video ngayon. Tapos, hintayin mo next month yung 100 followers mo eh naging 150. Tingin mo, malulungkot ka pa ba nun? O pagkatapos nun, gumawa ka pa uli ng video. After a month ulit, yung 150 followers mo, nadagdagan ulit siya ng 50. Naging 200 na. Malulungkot ka pa ba nun? Tapos, gumawa ka pa uli ng video. After a month ulit, yung 200 mo, naging 300 mo. Tingin mo, malungkot ka pa ba nun? Dapat tubigan mo, pasalamat ka rin. Pasalamatan mo na yun dahil sa effort mo sa paggawa ng mga videos mo na may naniwala na sa'yo. Pasalamat ka. Ang tao kasi ganun kasi pagka nagmamadali. Hindi na nila napapansin yung maliliit na bagay yung dumadating sa kanila. Kasi kung gusto na nila, ang hinahangad na nila ay yung mas malaking bagay na. Dito mo muna isipin yung kumita. Ang mahalaga dito at ang importante ay maging masaya ka muna sa ginagawa mo. Hanggang sa hindi mo na lang mamamalayan na dadating na yung tagumpay para sa'yo. Makakamit mo na, makakamtan mo na yung mga pangarap mo. Na hindi mo namamalayan. Kasi nga, masaya ka na. Kasi nga, masaya ka. Kasi kapag hindi ka masaya, konting kibot lang. Parang nawawalan ka na ng gana. Wala lang mag-heart, wala lang mag-like. Kunti lang yung manood. Medyo na nahihirapan na yung kalooban mo kagad. Pero pag masaya ka, may manood at wala. Manood, mapanood man yung video mo ng kahit na 2 tao. Kung may mag-like lang na 5, o may mag-like na 1, masaya ka na. Kasi masaya ka na lang sa libro. Kapag dumating ang swerte mo, swerte mo. Kapag dumating ang para sa'yo, para sa'yo. Take note mga kaibigan. Kapag ng creator, vlogger, o influencer ka,
kailangan alam mo kung ano ang hinahanap ng mga followers mo, lalo na nag-uumpisa ka pa lang. Pareho tayo. Ganito lang ang ibig ko sabihin. Kung gumawa ka ng unique video mo na may sarili mong kwento at napanood, at the same time na pag-usapan ka ng maraming tao, diyan pumapasok ang reach. Kasi na-distribute ni Meta sa tamang tao yung video mo. Dahil sa video mo na napag-usapan, nakipag-ugnayan sila sa'yo sa pamamagitan ng comment section. Reaction, tungkol sa video mo. Diyan naman papasok ang engagement. Yun ang organic way. Okay? Hindi ka gaya na nakipag-follow to follow ka, panoorin mo yung video ng isa, panoorin niya yung video mo, sabay comment, sabay like, iwanan ka na. Hindi yun ang organic way. Hindi yun ang gusto ni Meta. Ang gusto ni Meta, genuine, unique video, organic yung magiging proseso. Okay? So, tandaan nyo yan. Pagkatapos ng engagement, dyan naman papasok ang organic followers. So, lahat dapat organic. At dahil organic ang followers mo, pinalo ka niya kasi nagustuhan kanya, nagustuhan niya yung ginagawa mo, nagtiwala siya sa'yo, at naniwala siya sa'yo. So, lahat ng yun, lahat na magiging followers mo, yun ngayon ang magsisilbing community. At yun ngayon ang iingatan mo. Ang punto ko dito, masyadong mahigpit si Meta sa mga naka-open ang professional mode. Hindi kagaya sa mga individual na gumagamit lang o user, Facebook user lang. Okay. Mas mahigpit si Meta sa mga creator, sa mga naka-open ang professional mode. Ulitin ko, mas mahigpit si Meta sa mga Facebook user na naka-open ang professional mode. Alam niya lahat ng ginagawa mo. Kung nandadaya ka o hindi. Alam mo kung ako sa'yo, pag-isipan mo na. Kasi mas lalo mo lang patatagalin yung kinahangad mo na mamonetize agad. O, marami kang followers. 1,000 followers, meron ka. Meron ka naman ng 1,000 followers. Ang tanong, may video ka na ba? Sa palagay mo ba? Doon sa 1,000 followers mo. Eh, sa newsfeed nila, magiging laman ka ba? Magiging laman ba ng newsfeed nila yung video mo? Eh, paano kung yung 1,000 followers na pinalubak mo naman yun, na 1,000, yung isa lang doon ay magkaroon ng 2,000 na pinalo niya, na pinalubak niya? Gaano karami yung papasok sa newsfeed niya? Hindi kaya sa tingin mo, eh, pwedeng matabunan niya yung video, pwedeng matabunan ng mga videos yung videos mo. Ang tingin mo mapapanood niya. Hindi rin. Useless din. Okay? Useless din. Dadagdagan lang yung followers mo. Pero, yung pinaproblema mong engagement, yung reach, okay? Yung 3 minutes watch hour na yan, hindi niya magagamot. Hindi niya masusulusin. Ang nadagdagan lang kasi, followers. Pero ang totoo, follow to follow lang naman yung nangyari. Wala nang magiging engagement pagkatapos mo. Pansin mo yung video mo. Ako kasi pansin ko sa video ko. Out of 6,000 plus na followers ko, ilan lang yung nanonood sa videos ko. Alam ko nga, mga friends ko na lang yun eh. Oh, totoo yan. Mga friends ko na lang yun. So siguro, nadagdagan yung mga viewers ng video ko. Kasi may mga bagong followers ako na hindi sila naghangad ng follow back, hindi nila naghangad ng mga ganun. Okay, tingin ko, ngayon ko kung aalis pa rin sila. So, baka gusto nila matik pag pinalo nila ako, follow ko rin sila. Siguro, ngayon ko kung ganun yung mindset nila. Pero yun lang ang ibabahagi ko. Binahagi ko yung experience ko, binahagi ko yung natutunan ko. Binahagi ko lang dito yung naobserbahan ko. Simula ngayon, simula pa nung una hanggang ngayon, pinag-aaralan mo pa rin siya. So, kung ano man yung matututunan ko, huwag kayong mag-alala, ibabahagi ko rin dito. So, para naman malaman nyo rin at matutunan nyo rin.
O kung interesado kayo sa mga ganitong mga video ko, sa ganitong pamamaraan ko, so follow mo lang ako. O kung hindi naman, kahit i-like mo lang kung nagustuhan mo, wala kang problema. Ngayon, kung against ka sa mga sinabi ko dito, huwag muna akong dalhin sa ibang video. Mag-comment ka na lang dito, pag-usapan natin. Okay? See you sa next video ko. Salamat.